Naglulagaw sa car sa park. Gabi na. Come on. Alaga ko si Kenzo. Kenzo, look at, look, Kenzo. Kenzo baby. Kenzo baby, stay. Kenzo baby. Yan ang alaga ko. Ginagala ko pa gabi na. Patay, paihi. Kenzo. Kenzo baby. Kenzo baby. Kenzo. Kenzo. Yan lang ang ginagawa namin pag ano na kasi patayihin, paihiin. Kamusta na kayo dyan guys? Hindi kami makauwi ng Pilipinas kasi lockdown ngayon, grabe ang COVID dito. Nasa fifth wave kami. Ang dami ng ang hospital dito punuan. Kaya pag may COVID ka, hindi ka na pwede admit sa hospital. Awas, awas na talaga eh. Nasa labas na ng hospital mga pasyente. Kaya wala. Hindi ka rin. Mag-home quarantine ka na lang. Kasi kunting ubo mo lang dito ngayon. Pag nagpa-check up ka, naku, positive agad. Hindi ka naman matanggap-tanggap doon kasi nga punuan. So, yun lang. Ingat-ingat na lang. Sa atin dyan sa Pilipinas, walang ano na, pag may angkas ang motor, huhulihin kasi nga social distancing. Pero sa kampanya, walang social-social. Dikita ng mga tao. Ano kaya yun? Wala ng COVID? Pagkatapos ng kampanya na yan, tapos ng eleksyon, stricto na naman sila kasi nga kung may COVID. Kung tingnan mo pag magkampanya, wala namang ka-COVID-COVID, diba? O, see? Tingnan na lang natin kung paano yan, kung ano yan. Kasi, kung baga, siyempre, kailangan nilang tao. Kailangan nila magpakilala sa tao. Kaya nga priority sila ang COVID, hindi na binibigyan ng ano ang sakit, hindi na binibigyan ng halaga dahil nga ang importante makilala ang platforma nila. O pagkatapos niyan, stricto naman nila hulihin ang tao kasi may social distancing, mag-stay at home, walang mga ganito ganyan, ganyan, no ba yan? Eh ako wala akong ano, wala ang sa akin, ang ibubuto ko yung malapitan mo. Kung si Duterte pa siguro eh, magpapili ulit 100%. Pero ngayon, nako, iwan ko lang. Ang lapit-lapit nila pag nagkakampanya sila. Pero pagkatapos ng eleksyon, goodbye. Wala ka nang pala na tulong diyan. Tapos na kasing kailangan. Na dito sa Hong Kong, may eleksyon man o wala. Talagang andyan pa rin ang social distancing. Andyan pa rin ang mga restriction nila. Walang binabago. Ay, sa atin, wala. Walang kaayusan. So, kawawa ka na. Kawawain ka pa rin. Yun. Pag siyempre, nag-ano sila, inaakit lang mga tao, nagbibigay sila ng kahit kung ano-ano dyan. Pero pagkatapos niyan, wala. Hindi na maalala yung mga tao na tumulong, magkampanya,
tumulong para manalo sila. Wala na yun. Tingnan natin. Yung mga pangako na ipapako naman ulit yan. Sana wag naman mangyaring ganun. Sana maging totoo sila sa mga sinasabi nila. Yung panglalait nila noon kay Presidente Duterte, tingnan natin sa panahon nila pag silang umupo kung anong magagawa nila. Kaya be smart sa pagpili. Be smart na lang tayo. Be wise. Mamili. Kasi kahit hindi naman masyadong kilala, kung may gawa, mas mabuti yun. Kasi masyadong popular na kung tingnan mo naman ang ano, wala din. Kaya be wise na lang talaga sa pagpili tsaka pag-pre kung sino talagang kaluba ng Diyos na uupo sa pwesto na makatulong sa bayan natin, sa bansa pala natin. Kasi kawawa ang bansa natin eh. Buti na nga lang si Pangulong Duterte yung presidente natin. Kung hindi siguro si Pangulong Duterte yung presidente natin at nagka-COVID, iwan ko lang kung anong nangyayari sa bansa natin. Kaya guys, pray, pray, pray. Huwag tingnan ang popularity. Kailangan may mga gawa. At saka yung talagang mga taong maasahan. Hanggang sa muli. Bye-bye muna.